Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo, ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Ang balitang naglaplapan sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa elevator ay nagbigay ng maraming reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga at sa publiko. Ang ganitong uri ng pangyayari ay nagdudulot ng excitement at pagtataka sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanilang relasyon. Ito ay nagpapakita ng posibilidad ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawa at nagbibigay ng mga tanong tungkol sa kanilang aktual na estado ng relasyon. Ang insidente na ito ay nagdudulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tagahanga, mula sa pagiging kilig hanggang sa pag-aalala at pagtataka. Ang mga eksena ng laplapan ay karaniwang nagbibigay ng mainit na usapan at pinag-uusapan, lalo na kapag ito ay tungkol sa mga kilalang personalidad tulad ni Kim at Paolo. Ito ay nagdudulot ng interes sa kanilang mga tagahanga upang malaman kung ano ang mga sumunod na kaganapan sa kanilang buhay at relasyon. Sa kabuuan, ang balitang naglaplapan sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa elevator ay nagdudulot ng maraming usapin at reaksyon sa kanilang mga tagahanga at sa publiko. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang relasyon at nagpapahiwatig ng posibleng pagbabago sa kanilang ugnayan. Ang pag-akusang nag-cheat ni Kim Chiu at Paolo Avellino kay Oliver ay isang seryosong usapin na maaaring magdulot ng malalim na epekto sa kanilang mga buhay at relasyon. Ang ganitong uri ng pangyayari ay nagdudulot ng malaking kaguluhan at pagdududa sa kanilang integridad at katapatan bilang mga kasosyo. Ang pagiging tapat at may integridad sa isang relasyon ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala at paggalang sa bawat isa. Kung ang mga ulat tungkol sa pang-aagaw o pag-cheat ay totoo, maaaring magdulot ito ng masakit na epekto hindi lamang sa kanilang mga personalidad kundi maging sa kanilang mga karera at reputasyon. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalaga ang maingat na pag-aaral at pagsusuri ng mga pangyayari bago magpasya ng anumang konklusyon. Ang mga usapin tulad nito ay dapat na pinag-uusapan sa pamamagitan ng masusing komunikasyon at pag-unawa sa pagitan ng lahat ng mga sangkot upang malutas at maayos ang anumang mga di pagkakaunawaan o pagkakamali na maaaring maganap. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.